inyong lahat mga kayais. Ulit ulit tayo ngayon sa Mitsubishi Motors at Bilis the Building Rizal Street, Legazpi City, para i-picture natin itong kanilang Mazda na Euro Sport R125, no. So umpisa natin dito guys, kanyang headlight, no. Yan o, no? Napag-angas ng kanyang design dito. Yan, parang may daytime running light beams yan, no. Yung kanyang signal light nga pala dito na naka-indicate sa kanyang headlight sa gilid, sa may bandang taas, no. Yan o, no? Yung kanyang sure ng kanyang headlight. So sa kanyang headlight nga pala guys, is bulb type din ang ginagamit niya. At halogen bulb type, no. So bali single bulb lang siya guys, hindi tulad ng iba na dalawa-dalawa pa yung kanyang bulb, no. Pero ito single lang na bulb. At halogen din siya, no. At ito yung kanyang telescopic fork, ita standard ang kanyang ginamit, no. Yung kanyang front fender isa tamang-tama lang siya guys, hindi naman siya malambot, hindi naman siya matigas, no. So dito ang matte finish ng kanyang kulay dito sa kanyang telescopic fork, ayan, no. At dual pot caliper din siya. Yung kanyang distrutor isa 3mm ang ginamit. Ito yung signature mark ng Euro Sport R125 nila, no. Ayan, no. At gumagamit siya ng 2.50x17 sa una na gulong, no. Although guys, dito sa gilid ng kanyang fairing is pareho lang sa kanyang design doon sa linag natin ng nakaraan na kulay pula. Yung glossy red nitong Sport R125 ni Euro Motors, no. So dito yung kanyang makina is glossy type, yung finish na pagkapintura niya, no. Ito yung kanyang rear brake pedal, no. At syempre yung kanyang kicker is nandito pa rin. So dito sa ulian sa kanyang pilyon is meron siyang glittery effect na design dito sa kanyang pilyon, ano. At meron siyang plastic na nakatabi dito. Yan, sa design niya dito sa may pilyon is maganda at maangas, no. Siyempre yung kanyang muffler is matte black din ang kulay at may head guard siya na stainless, no. Ayan. So naka-dual siya shock absorber sa hulihan at yung kanyang swing arm is flat type, no. Hindi siya round type. So dito sa kanyang braking system sa hulihan is drum type at gumagamit siya ng 2.75x17 na gulong dito sa hulihan, no. Sa design niya guys, dito sa gilid ng kanyang fairing makikita niya naman na maganda yung edges niya, no. Lahat patuloy. At patuloy. At ito yung kanyang decals na Sport na kulay pula. Yan, ito yung kanyang rear fender, no. Meron na rin siyang brake light dito sa kanyang rear fender. At ito yung kanyang taillight, no. Yung kanyang taillight nga pala guys is gumagamit ng bulb type at yung kanyang signal light, no. Dito sa ulian. So mapapansin natin yung kanyang design dito sa rear fender sa napakaangas, no. May dalawang patulis dito na parang sungay, no. Yan, no, yung kanyang design maangas at very flexible siya na rear fender, no. So sa kanyang grab bar is ito ang makikita natin na kulay at yung design is katulad din ng dati. So makikita natin is tape lang yan, pwede natin tanggalin yan, no. Kapag inyong i-appeal na itong unit na ito, no. So sa kanyang upuan is ito, hindi naman siya ganito ang design, no. Medyo madulas siya ng konti, pero hindi naman masyado, no. Pero smooth siya guys, at malambot yung kanyang foam. At maganda din ito sa puwet kapag ating upuan, no. So dito na tayo guys sa kanyang analog, no. Yan pa rin ang kanyang analog. Katulad pa rin ng dati. Makikita natin yung kanyang speedo at odo. Ito yung neutral indicator. Kasabay na yung kanyang gear indicator, no. Gear position indicator, no. At yung kanyang gas gauge, ito makikita natin. Yung kanyang high beam at yung signal light magkabilaan. So yan guys yung kanyang ignition switch. Yan. So dito na tayo guys sa kanyang right switches. Isa makikita natin yung electric push button lang. So makikita natin dito
At yung kanyang handle grip is very responsive, no? At hindi siya madulas sa kamay, sa makapit siya, no? Ito yung kanyang spin. Ito yung kanyang front brake lever, no? At yung kanyang brake master. So dito tayo guys sa kanyang left switches, mismo makikita natin yung kanyang choke lever, yung butina, yung signal light, yung kanyang low and high beam, yung off park light and on ng kanyang headlight, no? So mapapansin natin guys, wala naman siyang clutch lever dahil siya po ay isang semi-automatic na motor, no? Ganun din sa kabila, yung kanyang handle grip is makapit, hindi siya madulas sa kamay. Ayan, may end part din siya na konti, no? Makikita natin sa gilid. Ayan nga pala guys, yung kanyang handlebar is naka-clip-on handlebar siya, yung tinatawag na butterfly handlebar. So ayan guys, yung kanyang shifter, no? Makikita natin na silver chrome yung kulay niya, at yung kanyang side stand, siyempre meron din siyang center stand na ano, no? So pasensya na kayo guys, hindi na tayo nakapas dahil masikip na, no? Pero kung mapapansin nyo guys, yung kanyang decals dyan sa kulay pula din yan, no? Euro motor. At magandang design niya dito sa gilid, no? Angas talaga siya, no? So sa kanyang presyo guys is katulad pa rin ng dati, no? So para sa akin is maganda itong motor na ito. Is all good pa rin itong unit na ito ngayong taong 2022. So kung nagustuhan nyo po itong video natin is like, comment, share sa ating mga kaya, subscribe, hit the notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga bagong darating na video. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. God bless, stay and ride safe. Peace out.